Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinabubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukdok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ang nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan ito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga.
Hindi malalanta ang mga dahon ito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulo. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulo. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay, liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalain lagi. Nang ngalan ko'y manatili. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga habag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo ito, ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga lagad na sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito itinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Tumugon si Jesus, "Gibainin niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Poong Mahal na Nazareno. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang pagtatalaga sa tinaguruang simbahang palasyo ng Roma. Ang Arkibastika ni San Juan Laterano. Ito isa sa mga 4 na malaking simbahan ng Vatican. Kung ang St. Peter Basilica ay kilala kung saan nagmimisa palagi ang ating Santo Papa, ang ipinagdiriwang naman natin naman ngayon na Basilica ni San Juan ay kilala kung saan ang ating Santo Papa ay doon nakatira. At itong basilikang ito ay ang ina at ulo ng lahat ng simbahan sa Roma at ng buong simbahan ng buong daigdig. Kaya po mga kapatid, ang pagdiriwang ng kampistahang ito ay nagbibigay halaga sa templo, ang simbahan. Una, ang templo o ang simbahan ay bilang banal na tahanan ng Panginoon. Sa loob ng templong ito, sa loob ng dambanang ito, ito ang tahanan banal ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kaya po sa loob ng simbahan, mararamdaman natin ang tunay na presensya ng ating Panginoon. Dito tayo pumapasok sa loob ng dambanang ito. Hindi lang sa dambanang ito, kundi sa lahat ng simbahan, mararamdaman natin ang tunay na kabanalan, ang presensya ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at awa sa atin. It doesn't matter
na kung tayo man ay mga makasalanan o may maraming nagawang pagkakamali, pumasok ka sa templo ng Diyos. At doon mo mararamdaman ang pag-ibig at awa ng Diyos. Dahil sa tahanang ito ay ang tahanan ng Diyos at mababanaagan mo ang kanyang kabanalan. Kaya nga po, sa Ebanghelyo, galit na galit ang ating Panginoong Jesus. Dahil ginawang palengke pa naman ng ibang tao ang simbahan. Hindi nila nirerespeto. Kaya, anong ginawa ni Jesus? Galit na galit siya doon sa mga taong hindi nirerespeto ang tahanan ng Diyos. Pinatubayan niya. No? Kaya dito mga kapatid, nandito tayo ngayon sa loob ng templo ng ating Panginoon. We seek refuge. No? Na sa lahat ng ating mga pinagdaanan, alam natin na may lugar tayong pupuntahan. Kung ano man yung mga pinagdaanan mo ngayon, kung ikaw man ay humarap sa matinding pagsubok, problema, alam natin na may lugar tayong pupuntahan na kung saan doon natin idadaing lahat ng ating mga sakit. Dahil alam natin na sa loob ng templong ito, ang Diyos ay nakikinig. Pinakikinggan tayo ng Diyos. At bago tayo aalis sa loob ng templong ito, ibibigay ng Diyos ang mga biyaya, kalakasan, upang paglabas mo sa templong ito, ikaw ay magsimula uli ng may pag-asa, kalakasan, na humarap sa pagsubok. Pangalawa, ang templong ito ay ang katawan ni Kristo. Sa pagpasok natin sa templong ito, binubusog tayo ni Jesus, hindi lang physical, kundi espiritual. Binibigay niya sa atin ang kanyang dakilang katawan, no? Ang Eucharistia. Mga sakramento na alam niya ito'y makakatulong sa iyo. Pinapalakas tayo ni Jesus, lalong-lalo na ang sakramento ng kanyang kabanal-banalang katawan. Sakramento ng pagbabalik-loob. No? Maraming sakramento ang ibibigay sa atin ng Diyos na alam niya na ito'y makakabuti at magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya mamaya-maya, tatanggapin natin si Jesus. Tatanggapin natin siya. At sa pagtanggap natin sa Kanya, binubusog tayo ni Jesus. Hindi lang physical, kundi spiritual. Upang paglabas natin dito sa templong ito, magkaroon tayo ng panibagong lakas, pag-asa, upang humarap sa lahat ng mga pagsubok at suliranin ng buhay. Pangatlo, sa templong ito ay ang pananahan ng Espiritu Santo. Kaya po mga kapatid, hingin natin ang tulong ng Espiritu Santo na papalakasin tayo, pasisiglahin tayo sa ating pananampalataya. Na kung tayo man ay nanghihina na sa ating pananampalataya, humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu Santo upang sumigla ulit tayo.
Kung tayo man ay maraming mga tanong sa buhay, may mga pagkakataon na tinatanong natin ng Diyos kung bakit nangyayari sa akin ito. May mga pagkakataon, sitwasyon sa buhay na nangyayari sa iyo na hindi mo urok bakit sa iyo nangyayari. Tanungin, hingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo upang liwanagan tayo na sa iyong pinagdaanan ngayon. Kung ikaw man ay humarap sa matinding pagsubok, yan pala ay ang daan upang mas lalo ka pang lumapit sa Diyos. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. May lugar tayo na pupuntahan na kung tayo man ay litong-lito na, hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin. May lugar tayong pupuntahan, ang templo na ito. Dahil alam natin na sa pagpunta natin dito sa templo, sa kanyang banal na dambana, papakinggan tayo ng Diyos. At para hindi sayang yung mga panalangin natin, yung mga pinagdaanan natin, itaas natin ito sa Diyos. Itaas natin lahat ng ating mga panalangin dahil lang Diyos ay pinapakinggan niya tayo. Alam niya ang bawat puso. Alam niya lahat ng iyong mga pinagdaanan. Kaya nga po ang hamon sa atin na sa paglabas natin sa templong ito, hindi sayang ang pagpunta natin dito. Ang pagtaas natin sa ating mga panalangin dahil ipagkaloob sa atin ng Diyos ang mga biyaya, kalakasan na alam niya ito'y makakatulong sa iyo. Kaya nga po, ang hamon sa atin na paglabas natin sa dambanang ito, tayo nawa ay mga buhay na saksi ng pagpapala, pag-ibig at awa ng Diyos sa ating kapwa. Ipamalas natin ito, yung natamo nating mga pagpapala, pag-ibig at awa ng Diyos sa atin. Atin ding itong ipamalas. Ibahagi natin ito sa ating kapwa. Kaya po mga kapatid, hindi po nasasayang ang inyong pagpunta sa loob ng dambanang ito, sa dambana ng ating puong mahal na Jesus na Nazareno. At sa paglabas natin, pag-uwi natin, ipagkaloob ng Diyos ang mga biyaya, kalakasan na alam niya ito'y makakatulong sa iyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan. Isang binyagang bayan na tinitipon sa ilalim ng kahalilingi ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Sa bawat panalangin ang ating itutugon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo.
Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan, naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa, naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ating nawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao, naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo na muling pagkabuhay. Bilang kanyang katawan, mistiko at templo sa lupa, inialay namin sa iyo ang aming mga panalangin taglayang pag-asa na makakabahagi kami sa gayunding muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nanalangin sa iyo. Ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginan, itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na makipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan
ng iyong tinitipong sambayan ng kaisa ng anak mo, palagi nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng pusong niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais.
Maaaring kayo kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami, panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyong galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtang nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Kristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.